Hello, okay. Hello. Hi, JV. Hi. So, siyempre, ngayong gabi, nandito pa rin tayo sa Teatro Marikina kasama ang mga estudyante ng pamantasan ng Lungsod ng Marikina! Ito na lang, guys. This year, they are celebrating their 13 years. Wow, sila, bad. Matagal Jules na. And Hesa, ha? Meron silang dalawang branch. Okay. Branches. Meron sila sa Concepcion na kung saan ako nakatira at sa SSS. Alright. Yes. At syempre, alam nyo ba, meron din silang dalawang bagong courses. Isa na dyan, ang Information Technology at syempre, gayon na rin ang Psychology. So guys, wag na natin patagalin pa. Welcome to The Schoolmates! Na ang pamantasan ng Lungsod ng Marikina o PLMAR ang kauna-unahang city government-funded university sa Lungsod ng Marikina. Ito ay itinatag sa layuning tulungan ng mga kabataan, particularly ang mga Marikenyo na magkaroon ng dekalidad na edukasyong pangkolehiyo sa murang halaga. Sa katunayan, kitang-kitang layunin niya sa official slogan ng universidad, which is para sa kaunlaran, tao naman. Ang proyektong ito ay bunga ng inisiyatibo mula sa pangunguna ni Mayor Martes Fernando, Congressman Marcelino Chodoro at Dr. Jerome Mendoza through the City Ordinance No. 015 of 2003. Mula sa taong iyon, unti-unting tumaas ang bilang ng mga estudyante ng PLMAR. Sa loob ng isang dekada, umabot na ng mahigit 6,000 ang enrolled students ng universidad. Pero kasabay ng paglaki ng populasyon ng PLMAR, patuloy ring umaangat ang kalidad ng edukasyon na ino-offer nito sa mga kabataan. Sa katunayan, nagtataasan pa rin ang national rate ng mga graduates ng PLMAR sa Regulation Commission National Board Examinations for Nurses, Teachers, and Criminology. Right, guys? Yes! Alam nyo ba na ngayong taon ay nagse-celebrate ang PLMAR ng kanilang 13th year founding anniversary? Kaya, from schoolmates family to yours, happy, happy founding anniversary, PLMAR! Good evening sa inyo mga schoolmates. Siyempre, nandito pa rin po tayo sa Teatro Marikina. At siyempre, tulad last week, sobrang taas pa rin ang energy ng kasama nating mga PLMARians! Alright! Siyempre, JV Hesa. Para siyempre, mas maging masaya pa, mamaya-maya lamang matutunghayan natin ang palitan ng mga komento at siyempre, mga opinion ng ating mga debaters hinggil sa isang napaka-controversial na issue. Actually, sobrang tagal niya ng issue. That's right, Jules. At mamaya, makasama din natin sa ating talakayan ang ating mga schoolmates sa ating audience. Ready na ba kayo, guys? Yes! At sobrang taas ng energy, for sure, maging exciting ulit ang episode natin for tonight. At para sa mga schoolmates barkada natin na nanonood sa TV at via live stream, aba, pwedeng-pwede po kayong sumali sa aming live discussion. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya, ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Pero JV Hesa, ano nga ba itong trending issue na ating pag-uusapan? Narito po at panoorin natin. Alam mo ba, pare, nanonood ako ng popular sa SM North Elsa? Musical play yun about kay Francis, Pope Francis. Grabe pare, ang galing yung gumanap na ano, Joey Velasco ba yun? Kilala ko yun eh, bumili nga siya ng souvenir program. JV Cruz pangalan nun pare, ang galing nun. Pogi pa! Ay, so, apet nun sa stage, grabe pare. Alam mo, nung kumakanta yan, nakakamiss lang talaga ako kasi parang galing niya kumantas, napapaya ako, tapos mapatawa niya ako. Galing nun, hindi tapos. Wala yung doon ang buhay ito. Eh, di ka naman pala nakikinig, kaya na pa ako nagsasalita dito eh, ha? So, di mo ako naintindihan lahat ng mga sinabi ko kanina about popular? Kasi alam mo, dami ko nabasa. Di mo, bawat page. Eh, nag-horoscope ko lang kung anong magandang kulay na damit. Nasa dulo yung horoscope, nasa gitna ako. O, ano ba kasi? Ayan o, kada page, may pinatay. Ito, pinatay na. Na-rape pa pala. Uy! O, ayan o. Grabe, nakakaawa. Kasi ito, bata naman. Bata? Ayun o. Sunod. Grabe. Walang awa yung mga gumagawa nito. Wala talaga, kaya alam mo sa tingin ko.
kung ibabalik yung death penalty. Death penalty? Oo, oh, matatakot na yung mga yan, hindi na magkakakasala yung mga yan. Nakaka-budget, tingnan mo, araw-araw to. Kada pahina, may pinapatay. Eh, kung ibabalik naman dito sa Pilipinas ng death penalty, parang hindi rin naman magiging maayos. Kasi ang daming Kristiyano dito sa Pilipinas, mga Pilipino, mga Kristiyano, duruin mo yan. Mga pro-life sila. Eh, oh, araw-araw may pinapatay, di ba? Ito kasi uy, talaga, ano pinagtatalunan ni Brad? Sabi ko dito, kailangan na ibalik yung death penalty. Alam mo, araw-araw ko babasa na dyaryo, lagi na pinapatay, wala silang takot. Oo, oh, saka ba tayo disimbahan? Kasi most of us are Catholics, di ba? Pero kung isa, kailangan mo kasi isipin na maraming magtutulong sa atin ito, number one. Matatakot na silang magkasala kasi papatay na sila eh. Tapos number two, di ba, luluwag yung mga jeans kasi papatayin na sila. Tapos number three, pero still, papatay ka pa rin ng tao, di ba? At hindi yun approved ni God. So, sandali nga. Kayo na pa kayong dalawa. Bayad din ako dito, may mga lines din ako, guys. Fine. May mga point naman kayo. Pero nakukulangan lang ako medyo sa mga arguments eh. Kaya alam mo, tanungin na lang natin sila. Kayo mga ka-schoolmates, parag ba kayo na ibalik sa Pilipinas ang death penalty? Alright, Tessa, kaparusahan kamatayan, yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Do we need death penalty para lalo daw bumigat yung mga ipapataw na kaparusahan, lalo na sa mga mabibigat na krimen? Yes, that's right, Jules. And I think this is the most controversial issue na i-discuss natin dito sa schoolmates. Kasi knowing that the Philippines is a very Catholic-dominant country. That's right. At syempre, before, pinag-usapan na rin natin dati, pero high school yung mga nag-share ng views. Kaya naman, this time, gusto natin ng ibang perspective naman from our college students, lalo na from here, sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. And mamaya, sasagutin nila maya, kung ang kamatayan nga ba ang solusyon para mabawas ang krimen dito sa Pilipinas. Alright, kaya naman huwag na natin patagalin pa para pag-usapan itong death penalty. Hesa, sino-sino nga ba yung mga grupo na ating makakasama? Alright, and for the first group, sila ang naniniwala na ibalik ang death penalty. I-welcome po natin ang mga schoolmates natin na sina Evelyn, Junie, and David! Alright, wala naman dito sa aking side, Hesa. Ito na yung grupo na naniniwala na kailangan magkaroon ng death penalty or actually ibalik yung death penalty sa Pilipinas. Makakasama natin sila Paul, Adrian, and Emmanuel! Ating debating teams ay may chance din sumaling ang ating mga schoolmates sa ating social media at ating audience for tonight. JB, kamusta naman kayo dyan? Okay, thank you Jules and Essa. Isang sigawan naman dyan! Mass communication! Ay para nagtatambo sa akin yung kabilang side, isang sigawan naman dyan, PL Mar! At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung dapat nga bang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Kaya balik muna dyan, Jules and Hesa. Maraming salamat sa JV. Siyempre sa ating pagbabalik, simula na ng ating maintang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. Welcome back to Schoolmates. Kanina nga ay nakilala na natin ang ating mga schoolmates dito sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kaya para simulan na ang mainit na diskusyon, simulan nyo na, Jules and Hesa. Alright, thank you so much, JV. Okay, Hesa, at this point, syempre ito na yung pinaka-core ng ating show, yung debate itself, or yung argumentation. Kaya syempre, bibigyan natin ng tig na 2 minuto ang mga team leaders at 1 minute naman lahat ng mga succeeding speakers. Kaya naman, simulan natin to sa pro-death penalty or gusto nila ibalik ang death penalty dito sa Pilipinas. Simulan mo yan, Evelyn. Kami, 10 ng akin ng mga kasama, ay lubos na naninindigan na dapat nating ibalik ang death penalty. Bakit nga ba? Kasi kailangan na natin ibalik ang pangil ng batas na matagal nang nabungi. Kailangan na nating bigyan ng takot ang mga taong hindi natatakot sa ating batas. Kailangan na nating takutin at kailangan na natin puli ng mga taong hindi gumagawa ng mabubuti, kagaya na lamang ng mga nasa mataas na posisyon. Hindi ba isang napakalaking kalokohan na sila'y nakakulong, naka-aircon, naka-rep, di ba? Tapos ninakawan nila ang mga tao na maraming naghihirap at maraming
pinagdadaanan na hindi maganda, tapos sila nakakulong, tapos pinapakain pa sila ng ating gobyerno, hindi ba napakamalaking balintunaan yon? Kaya kami, sampu ng aking mga kasama, ay lubos na naninindigan na dapat nating ibalik ang pangil ng batas. Yun lamang po. Alright. Thank you, Evelyn. Thank you, Evelyn. Ibalik daw ang pangil ng batas para matakot, syempre, yung mga masasamang loob. Kasi sinabi niya rin dito, actually may issues ang sinabi, na iba kasi sa mga nakakulong ngayon, iba naka-aircon, yung iba may bathtub, naka-ganon. Nakita ko ngayon sa balita, Jules, diba? Nakakagulat. So, she's saying we should install fear para matakot daw yung mga tao sa ating batas. Okay. Alright, thank you. Now, let's go ahead with the anti-death penalty. Paul. I will start my arguments in 3 points. First is the law. Second is religion, and third is history. Okay, simulan ko sa law. Sa law, sinasabi natin na dinemolish na according to 7659 ng Republic Act, and nakalagda din tayo sa United Nations, which is the Universal Declaration of Human Rights, which we ratified that law. Ibig sabihin, inimplement natin dito sa Pilipinas. And the third is International Covenant on Civil and Political Rights, which pinapangalagaan ang kapakanan ng mga tao. And sa religion naman, alam naman natin na yung Philippines is a very religious country, or shall I say, Catholic. So, pangit naman kung ibabalik natin yung death penalty, tapos yung Catholic churches o yung mga churches from all over Philippines is against it. And the third is history. Alam ko sa history ng death penalty is may pinatay na silang minor. May na-executed na silang minor. Yung apelido niya is Ama. And meron ding in the near future na dati pala na nangyari na sa Echegaray na na-execute siya. And then after 3 years, napatunayan na innocent pala siya. And kung innocent naman siya, bakit pa siya i-execute? Since na na-execute na siya, parang wala lang din yung ano. And last and foremost, yung ano, hindi naman na-execute yung may mga pera o kaya nasa position, kasi sila may pambayad sa mga attorneys na sabihin natin magagaling. Na-overwork kasi yung nasa PAO or Public Attorney's Office, and doon nagli-lead na natatalo nila yung case. And yung mga innocent people, yun pa yung mga na-execute. Sorry for that. Thank you. All right, thank you so much, Paul. Mm-hmm. So, Jules, no, he mentioned it nga in 3 points. Very interesting. No, he mentioned law, religion, and history. So, pagdating sa law, the death penalty, as Paul believes, is against the human rights. Yeah. And then religion nga, knowing nga sa Pilipinas, most of us are Catholic, so against ang church dito. And third, which is history, may nangyari palang kaso before na ang minor was executed. Di ba? Ngayon ko lang din nalaman yeah, yun. Yeah, so. And of course, meron din yung case yung kay Leo Echegaray. Naalala ko, bata pa ako noon, tapos nagvigil kami during that time. Kasi first nga yun, na binalik yung death penalty. Then after ilang years, inalis din. Alright, yes. Anong sagot dito ng kabilang panig? Go, Junie. Sampu ng aking mga kasama, kami ay naninindigan na dapat ibalik o maibalik ang death penalty dito sa Pilipinas. Death penalty para sa akin at para sa amin ang isa sa mga susi ng pagbabago at malaking pagbabago or revolutionizing ng ating pamahalaan o iba pang sektor ng lipunan natin. So, kagaya na lamang ng pagpapatatag ng death penalty at kung maitatag man ang death penalty, magkakaroon ng inisyatibo ang lahat ng ahensya ng gobyerno at iba pang sektor ng pamahalaan na ayusin ang lahat ng sangay ng kanilang batas at kanilang mga struktura ng kanilang institusyon. So, ang death penalty ang isa sa mga pinakamatibay na armas ng ating pamahalaan upang masupil ang lahat ng anumang uri ng katiwalian at pinakamatinding kaharasan sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, thanks, hey, Junie. Thank you, Junie. Okay, simple line lang sinabi niya na ito yung matibay na armas ng gobyerno para siyempre yes. Masupil lahat ng mga kasamaan sa ating lipunan. Alright, thank you so much. And ano naman sasabi ni Adrian? Go ahead. Naniniwala ako na hindi pantay at ang ating hustisya sa Pilipinas. At dahil dito nagkakaroon, marami tayong mga kababayan na mahihirap, maraming hindi nakakapagtrabaho, at maraming hindi nakapag-aral. Ito yung tinatawag nating social injustice at inequality.
Isang halimbawa nito ay bakit maraming mayayaman ang nananalo at pinapaboran ng hustisya. Bakit? Sapagkat mas marami silang pera na pangbayad sa mga experienced lawyer. At yung mga mahirap na umaasa sa pamahalaan at umaasa sa pampublikong abogado ang siyang dehado. Ngayon, ang tanong ko, papatayin mo ba ang isang taong ang gusto lang malagyan ng laman ang sikmura na sa buong buhay niya ay kumakalam? Papatayin mo ba ang isang taong hindi nakapag-aral kaya naging kriminal? Hindi natin kailangan ng death penalty. Ang kailangan natin, edukasyon, masolusyonan ang poverty at mabigyan ng magandang trabaho ang bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Alright, thank you. So, sinasabi niya, Jules, no, social injustice and inequality is visible in our country. So, tama naman, no? That's a good point. Yung mga powerful, they can afford better lawyers who could defend them in court. While yung mga mahihirap, wala rin silang choice and they should settle. And yung maganda dito, Hesa, yung speaker natin, talagang pinalalim niya yung issue kasi inungkat na yung pinaka-root, yes, yung pinaka-dahilan, which is poverty. Right. Okay, anong sagot dito ni David na pro-death penalty? Ayon kay Martin Luther King Jr., injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ang ideya pong ito ay nangangahulugan na mas mabuti yung kabutihan ng society kaysa sa kabutihan ng isang tao. Anong gusto mo? Kabutihan ng sarili mo o kabutihan ng lipunan? Kabutihan ng mga taong gumawa ng masama o kabutihan ng mga inosenteng hindi man lang gumawa ng masama? Ito po ang ideya na gustong ipahatid ni Martin Luther King Jr. Sumunod po, ang ideya na nakasaad sa libro na kung saan ito po ang nagiging, dito po nakaangkla ang pagpapatupad ng death penalty. The good of society is greater and better than the good of any particular person. Sinabi niya kanina, kailangan natin ng hustisya. Kaya nga po kailangan ng hustisya eh, dahil nawawala na. At ang sabi ni Kuya kanina, mayroong bata o minor na na-execute, no one is above the law. So, the second speaker stated that yung batas daw po natin, wala na dahil yung mga kurap ay nilalagyan lang ng pera. Kaya nga, pro tayo sa death penalty eh. Dahil kurap sila, kailangan silang mag-undergo dito po sa process ng death penalty. At yung pangatlo, kung may sasabihin man siya na dahil sa religion, immoral lang death penalty, hindi po dahil pro-life ito, dahil hindi po ito para sa ikabubuti ng isang tao lang, kundi para sa ikabubuti ng lipunan. Maraming salamat po. Alright, thank you so much. I can feel the passion. Yes, the power. Okay, very simple lang din yung sinabi niya na ano bang mas mahalaga, yung welfare ng society o yung welfare ng isang individual. Mm-hmm. Yun lang yun, pinapapili niya lang tayo, which is, yes, good, di ba? Nalatag niya agad sa points ng pro-death penalty. A very good point. Alright, ano kaya masasabi ni Emmanuel? Sa amin po, hindi po namin pinoprotektahan ng mga kriminal. Pinoprotektahan po namin yung risk ng mga innocent people na ma-execute. At unang-una po sa lahat, kagaya po na sinabi namin kanina, yung pinaka-root ng social deviancy sa ating bansa ay poverty. Nangunguna po yan. Pangalawa po on drugs. Pero bakit po kailangan nating i-implement ang death penalty? Diba? Ang sinasabi sa ating batas, pro-life tayo. Pero bakit kailangan natin pumatay? Sinasabi po sa Constitution na lahat ng mga death penalty na may impose ay mapupunta sa reclusion perpetua, which is nasa RA 7659 po yun. At kung tayo po, kung halimbawa po kayo na lang po, ilagay niyo po sa sarili niyo ang isang taong nasa isang death row, papayag po ba kayo? Wala na po ba kayong karapatang mabuhay? Wala na po ba kayong karapatan na ipaglaban ang buhay na napapagkait sa inyo? Wala na ba kayong karapatang magbago? Alam ko po may pagbabago sa bawat isa po sa atin at hindi po nawawala iyon. Thank you so much. So very short and simple, no? Sabi ni Emmanuel nga, sa ating batas dito sa Pilipinas, pro-life. So what is the use of a death penalty? Ayan. So nalatag na ng ating mga debaters sa kanilang mga points sa argumentation. Palakpakan natin sila. Yes, sir? Alright, so narinig na natin kung ano masasabi ng ating mga schoolmates dito sa stage. JV, ano naman masasabi ang ating mga schoolmates dyan sa ating audience?
Thank you, Jules and Hesa. Pero bago yan, we would like to acknowledge the presence of all the faculty members ngayon na nandito ngayon sa Teatro Marikina. At syempre, ang lahat ng audience dito na nagmula sa pamantasan ng lungsod ng Marikina! Na sobrang energetic, ha? At eto nga, Hesa and Jules, no? Marami na rin ako na nagtatanong-tanong saan. Kuya, pwede ba ako mag-tanong? Pwede ba ako mag-comment? So, sinong gustong mauna? Ayan si ate. Hello. Anong pangalan mo, ate? Ingrid po. Si Ingrid. Anong course ni Ingrid? Mascom po. Kaso parang humina yung mascom. Anong course mo ulit? Mascom po. Kaso parang humina yung mascom. Anong course mo ulit? Mascom. Ayun, mascom. So ano bang masasabi mo sa ating topic for today? Para po sa gustong ibalik yung death penalty, ayon kasi sa Bible, sa Ten Commandments, isa sa 10 utos ng Diyos na huwag kang papatay. Di ba sa pagbalik ng death penalty, taliwas iyon at susuway tayo kay God? Ano po yung masasabi niyo tungkol doon? Okay, pro-death penalty. Okay, religious card. Binato sa inyo, go. Thank you po sa tanong. Pwede ko rin po kayong sagutin gamit ang Bible verse na sa Exodus chapter 21 verse 15, ang sinasabi doon na thou shall not kill his father or his mother or he will put to death. So ibig sabihin lang noon na kung ikaw gagawa ka ng heinous crime or kahindik-hindik na kaharasan laban sa mga kapamilya mo, kamag-anak mo at laban sa ibang tao, nakalagay doon sa mismong Exodus 21 hanggang 22, kailangan mapatawang ka rin ng parusa na karampatan doon sa parusa sa crime na ginawa mo or sa paglabag sa batas na ginawa mo. So kagaya na lang ng pagpatay, pinatay mo yung magulang mo. So dapat kailangan ka rin mamatay. So eye for an eye, tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. So ganun lamang. Okay ka na ba doon? Pero syempre, 'di ba? Sumuway ka na kay God. Halimbawa, ako yung kriminal, ikaw yung papatay sa akin. So, for instance, mabait ano naman ako, yung ginawa ko is my reason at alam ng Diyos yon. So, paano kung ikaw yung papatay sa akin, matatanggap mo ba sa sarili mo na mapupunta ka sa impyerno? I would like to answer your question. First, our topic is about death penalty, which is under the government. So, we all know that meron tayong batas kung saan the separation of state and church. So, hindi dapat naapektuhan ng relihiyon ang desisyon ng ating gobyerno. Plus, di ba meron tayong David and Goliath kung saan pinayagan niya na binigyan ng bless ni Lord na patayin si David patayin ni David si Goliath. So, in that case, hindi naman kasi tayo papatay, hindi kasi tamang term ang pagpatay. Gagamit tayo ng death penalty with the due process. Pag may due process, ibig sabihin, makatao na siya. That's all. Thank you. Sino pa ang gusto mag-comment? Ito, si Kuya. Hi, anong pangalan mo? Pangkat mo naman. Ano pangalan mo, Kuya? Joey po, from the College of Health and Sciences, nurses. Mabuhay mga nursing. Okay, anong masasabi mo sa ating issue for today? Comment lang po, regarding dun sa pagbabalik ng death penalty. Kasi as a nurse, we actually promote life and we wanted to promote to have freedom, to have the chance to promote health as well. So kung tatanggalin mo ang chance ng ang isang tao, o karapatan ng isang tao na makapagbago at ipatunayan ang sarili niya at itama ang mga pagkakamali niya, di ba mas mali yun? Kasi, nilalak mo yung isang tao sa isang box na kung saan wala siyang magagawa kung hindi mamatay na lang kasi nagkasala siya. Di ba, sabi nga ni Lord, we have to forgive in due process. Sabi mo nga, in due process, magiging makatao yun. Pero sa tingin mo ba, kung ikaw yung gagawa nun, matatanggap mo ba sa sarili mo na pumatay ka ng isang tao? O tama ba na hindi mo binigyan ng karapatan ng isang tao nagkamali? Pag ikaw nagkamali, hindi ka namin bigyan ng chance. Patayin ka namin kaagad. Matatanggap mo ba yun? Nako. Sasagot pa sila? Masagot sila. O, comment kayo. Sige po. Maraming salamat po, Kuya, din po sa point of view nyo. Pero sa amin po, dahil naninindigan kami na dapat ibalik
at higit pang paigtigin ang pagpapatupad ng death penalty. Sabi niyo po kanina, pro-life kayo. Death penalty may not always be pro-life, but certainly it is pro-lives. Because ang iniisip po nito, hindi lang yung kapakanan ng isang tao na napatunayan. Kasi nga, due process eh. Dadaan siya sa proceedings. So, kung hindi siya mapatunayan, meron lang po tayong pagpaparusa o pagpapataw ng parusang reclusion perpetua. Pero kapag napatunayan po siya, at isa po yun sa heinous crime, ang dapat pong ipataw ay death penalty. So we're not against dun po sa pagiging pro-life nyo. Ha? Kasi kami rin po, bilang Catholic country tayo, syempre, pinopromote din po natin ang life. Pero ito po ay mas mabisang paraan ng pro-life dahil mas maraming tao yung ligtas kapag yung taong kriminal na yon ay nawala sa lipunan. Maraming salamat po. Thank you, debaters. At para mas mainitin na ating diskusyon, magbabasa ako ng ating comments sa ating social media account. Ito ay galing kay Camille Monteroso. Sang-ayon ako dito, sa panahon ngayon, marami ng masasamang tao na di nararapat na dapat na parusa. Kung sakaling mapatupad man ito, sana tamang tao din ang mapaparusahan. Sabi naman ni Lorenzo Antonio Cabueños, tututol ako. Dahil kahit kanino man itanong labag pumatay, hindi yan ang dapat ipatupad. Ang dapat sapat na aral para sa mga Pilipino. Magbabalik pa po ang number one debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka! Still watching Schoolmates. At alam nyo ba guys, ito na ang pinakahihintay natin na portion sa ating talakayan. Ang rebuttals. Kaya para simulan yan, balik dyan, Jules and Hesa. Thank you, JV. Thank you, JV. Okay, ito yes. Na. Siyempre, bago tayo punta sa rebuttal part, mag-recap muna tayo. Unahin natin right. Dito sa merong burden talaga dito sa debate na to kasi sila ang pro-death penalty. Yes. Okay, sabi nila na kailangan na raw ibalik ang pangil sa ating batas para nga raw magkaroon ng matibay na armas ang ating gobyerno para mag-implement ng kaayusan sa ating lipunan. At sinasabi nga nila na this could be a revolutionary change sa ating society if ever ibalik ang death penalty. And lastly, they asked us a while ago kung ano nga ba ang mas mahalaga, kung yung welfare ba ng society as a whole or yung welfare ng isang tao na pwedeng sumalang sa death penalty. All right. And also from the anti-death penalty, sa kanila naman, they believe in three points, as mentioned ni Paul kanina, which is law, religion, and history, na against nga human rights yung death penalty. And the religion card was brought up kasi most of the citizens of the Philippines is Catholics. And also our history na may na-execute na minor before, which we were not aware till today. And they also mentioned yung dalawang points, which is social injustice and inequality. So very good points from both sides, Jules. Alright, ngayon nag-recap na tayo, Hesa. Let's go to the rebuttal part. So let's ask our first question. Ibabato natin ito. Siyempre, dun sa may burden sa debate na to, ang pro-death penalty, tas bahala na kayo magtuloy-tuloy. Okay. Let's start with the basic question, Hesa. Yes, alright. Simulan natin yan sa pagpapatawad. Okay, hanggang saan nga ba ang limitasyon ng pagpapatawad? Ang pagpapatawad po, forgiveness, is an attribute of a strong person. Sabi po yan ni Lao Chu. Pero ang pagpapatawad po, dapat dun lang sa hangganan na kung saan alam mo na yung kalalagyan nung gumawa sa'yo ng masama, meron ding karampatang parusa. Dahil ang sabi rin po ni Patrick Lindsay, forgiveness, ang deserving lang po ng forgiveness ay yung mga taong tumanggap din sa kanilang sarili ng equal o higit pa din sa ginawa nilang kasamaan dun sa kanilang biktima. Makasabi mo lang kanilang pagpapatawad ay nasa tao na yan. Yun yung main point mo. So, sabihin natin, napatay yung magulang mo. Galit na galit ka. Gusto mo i-impose ang yung death penalty right away. Kasi galit na galit ka sa tao. Pero hindi mo nang iisip may law. Minsan kasi yung tao, tinitingnan lang natin kung ano yung nasa direction mo. And kung meron tayong, sabi mo nga, pagpapatawad, siguro papatawarin natin. Pero may mga nadali din sa pagpapatawad. So, ito yung history. Yung dati, si Joseph Estrada pa yung nakaupo, may isang pamilya, pinatawad niya. Pero after 3 minutes, na-execute na siya. Pero pinatawad naman siya. Tawag ng tawag si Joseph Estrada.
So, in the meantime, pinatawad na before yung execution. Kaso na-executed, na-execute na yung tao. So, oy, ano na? Yes po. Kasi, yung forgiveness, lasa tao nga yan. Pero, lahat ng bagay kasi na gagawin natin may consequences with whether it is positive or negative. O, kung example, batukan ko yung teammate ko. So, magagalit siya. Meron yung law si Isaac Newton, di ba? Yung sa law of motion, di ba? Yung for every action, there's an equal or opposite reaction. Yes, so, given. Pero hindi lahat ng ano eh. Nakikita mo yung point ko. Hindi lahat kasi ng tao, sabihin natin, may same point of view as yours. Meron mga tao ibang ang point of view, pero we're talking about para sa nakararami. So, yung isang bulok na kamatis, ilagay mo sa isang basket ng kamatis na hinog. So, maraming mga hawa. So, yung sinasabi kong bulok na kamatis, yun yung mga kriminal. Hindi naman porket nagnakaw ng sardinas ang mahirap na tao para pakainin ng mga magulang. Pero ang mga anak niya is kailangan na siyang patayin. Kailangan heinous crime. Diba? Makaka-produce pa siya ng prutas, yung fertilizer na yung bulok na kamatis. So, ni-recycle mo, ibig sabihin, may possibility na magamit yung isang tao bilang We're talking about people, diba? Sinasabi nila kung ano na yung kung ano yung pinaka nakasanayan mong gawin, is gagawin mo na siya repeatedly. Halimbawa, gang rape, diba? Nag-gang rape ka as a babae, tapos papatawarin mo. Hindi yun pwede. So, kailangan natin ng batas. So, ako, personally, okay, diba kanina batas, nyo pero against tayo, yung yes, batas natin against ako, personally, death penalty. So, meron ako sinampahan ng kaso last time. So, we won. Diba sinabi nyo kanina yung gobyerno is hindi patas? Bakit ako nanalo? Eh, mas mahirap pa ako dun sa sinampahan ko ng kaso. Yun na nga eh. Nanalo siya kasi mas mahirap siya. Yes. So given the fact na may injustice in social, kailangan natin mag-forgive tapos hindi na siya dapat maparusahan. Yes, I forgive, but hindi ko hahayaan na ipagpatuloy niya yung maling ginagawa niya. Okay, given na wag na ipagpatuloy yung ginagawa niya. Pero, 'di ba may sinasabi tayong pardon? In the law, may tatlong cases pwedeng ma-pardon. So, para sa amin, mas okay yung reclusion perpetua na lang. Wait lang. Okay, reclusion perpetua, yung tatlo. Una, pwedeng ma-pardon dahil sa old age. May sakit na malala. And kung may nagawa ka na sobrang-sobrang mabuti sa kulungan, yun lang. O yun, reclusion perpetua yung pinapoint out ni Kuya. Pero baka hindi nito nabasa kaya hindi nyo alam eh. Yung death penalty po, para lang dun sa mga heinous crime. Ibig sabihin yung mga kahindik-hindik, mga kasuklam-suklam na na nakasalanan na nagawa ng tao. May due process, tapos yung mga innocent people is na-execute. So, eh bakit yung mga inabuso nila, hindi ba innocent yun? Hindi yung nakikipag-away ah. 'Di ba? Hindi okay. Ba innocent 'yon? Mas maraming innocent na taong na nabibiktima dahil sa kanila. Let's think about this. May mga taong hindi kayang magbayad ng mga private attorney sa PAO. Eh, yung PAO sa isang attorney may 10 hawak na cases. Oh my god, 'di ba? So sa 10 hawak na cases, tapos may mga pagkakataon pa na mali yung misinterpret. So natatalo sila in the court kasi a court, yung justice court, isa para siyang chatter play. Kung sinong pinakamagaling okay po, na umarte, okay na? Meron po kasi tayong mga lawyers na tumatanggap na libre. Actually, maraming nag-offer sa akin that time. At saka meron pong pinopoint out dito yung kagrupo. Nakasuhan ka na rin? Yung Guillotine Club. Ito po ay na-established 1995. Ito po yung flow death penalty, pero masusing pinag-aaralan yung kaso ng mga biktima at yung mga nakabiktima. So kung basusing pinag-aaralan yung mga biktima, bakit may mga namamatay? Ilang percent yan alam mo? One out of seven ang namamatay. Pagkatapos niyang mamatay, napatunayan na wala siyang kasalanan. Sige nga, mag-cite ka na example, kuya. Mag-cite ka na example. Alright. Cite an example. This is based on my research. Thank you so much. Siguro, Hesa, before we end there, kasi sa akin, may sinasabi siyang stat. Now, one out of seven okay. ang na-execute and later on napapatunayan na wala naman pala siyang kasalanan. Cite the reference. Okay. Cite the reference. You want my phone? Sige, ano you pangalan want ng my reference? Phone? Kasi sa amin, meron kami reference. You want my phone? 4% lang. Alright. Siguro, Hesa, ibigay na lang nila yung reference nila mamaya sa final statement nila. Kasi marami pa tayong pag-uusapan. Go ahead. Alright. So, let's move on to the next question. Hindi kaya yung mga criminal wala na silang takot because alam nila yung highest form of punishment dito sa ating bansa ay life imprisonment.
Okay, anong para yan sa mga hindi pabor. Okay po. So tayo po, based sa mga ganyan, wala pong specific na research or proof na nadedeter ang mga criminals. Wala po silang, walang proof po na ang pagpapataw ng death penalty ay magkakaroon ng solusyon sa krimen. Kayo, wala kayong nakuha. Kami, meron eh. Sa Commission on Human Rights, so meron tayo, nung panahon ni Corazon Aquino na pinatanggal ang death penalty, ang crime rate ay up to 556. At nung ibinalik ito ni Fidel B. Ramos, bumaba hanggang 195. At nung tinanggal ito ulit, 2005 to 2006, tumaas ulit hanggang 493. Yan ang data. Okay. Dito so, mataas, ganito, may deterrence. Teka lang. Okay, ganito. Sa lahat ng mga sinabi natin, sa lahat ng mga sinabi nyo, nawala ba ang krimen? Nasolve ba ang krimen nung napataw ang death penalty? Nasolve ba ang krimen? Hindi nga siya agad-agad na-solve, pero... Ang tanong ko, nasolve ba? Wait lang. Hindi nga siya agad-agad na-solve, pero na-reduce siya. Pero na-reduce siya. True death penalty. Meron pa rin krimen. Pero hindi pa rin na-solve yung statistical records. Yung krimen. According sa isang research sa Britain, noong 1964, nung pinatupad nilang death penalty, bumaba ito ng 300 murders. So, nung binalik ang death penalty noong 1994... Okay, since may data rin ako. Yung data ko is yung sa USA, given na federalist yung USA, meron silang death penalty. And sabihin natin, bago yung death penalty, nasa 14, excuse me, hindi lahat sa USA may death penalty. May. Sige, wait lang. Let's give him a chance to state his data. Go. Ito, based sa nabasa ko, may 45% na crime rate yung ano, yung America before the death penalty. Pero yung in-impose nila, marami na mga walang hiya dahil gusto na nila mamatay. Alam nyo yun pumatay na rin ako ng ibang tao kasi meron naman death penalty, mamamatay din naman. Pero pumatay na rin ako. There's a big difference between USA and Philippines. Philippines is Philippines, USA is USA. And again, we all yes, know na ang USA mas mataas ang GDP nila kaysa sa atin. So, di ba sinasabi nyo kanina, poverty? Po kami, ano, siguro part yon pero hindi nagsay talaga yun yung malaking, USA, ano, hindi talaga yun yung malaking factor. Wait, you said... Philippines is different from USA. Eh, saan ba natin kinuha yung modelo ng Republika ng Pilipinas? Yes, kinuha natin! Diba sa Amerika? Republika ng Pilipinas sa pamahalaan, yung democracy at education sa Amerika, pero yung death penalty, nag-originate no, sa Pilipinas that is death penalty. No! Death penalty. Pag naipakita ko sa iyo yung source, talo ka! I doubt it. Pag naipakita ko yung source, talo ka! Another thing. Just listen to me. Decapitation. Another thing. Ang Pilipinas at USA lang ang gumagamit ng Silia Electrica. At yan ay ginamit ng United States. Okay. So, thank you. Alright, okay. May tanong lang ako, Jules. David, okay lang ba yung puso mo? Okay ka lang. Pero okay. Relax. Andito yung puso niya. Nandiyan yung puso niya. Kaya pala na-inspire si David niyo. Anyway, ayan, sobrang ganda ng discussion natin dito, Hes, about death penalty. Umabot na tayo sa comparison ng America and Philippines. And yeah, may basic points din naman talaga siya. Yan. Yes. Alright, so yan, thank you sa sobrang init nyo. Pinagpapawisan na yung mga debaters natin. Ang ganda ng discussion. Sa debaters. And sobrang init na dito sa stage, Jules, no? JV, kamusta naman ating comment sa ating audience? Woo! Thank you, Jules and Hes. Alam mo, so, kung nag-iinit dyan sa stage, saba nag-iinit din sa amin. Eh, sobrang nagwawala na yung mga kasama ko dito ngayon pag sa ating talakayan eh. No? Pero alam nyo, marami na rin ako naririnig ng mga comment dito sa ating palipaligid, no? Sino nang gustong mauna na mag-comment, magtanong, para mas lalong painitin ang ating hi, kuya? Anong pangalan ni kuya? Gigel. Ha? Gigel. Gigen? Gigel. Gigel. Parang Gigel. Corny. So, ano masasabi mo sa ating issue for today? I-address ko ito, sasabihin ko dun sa affirmative na yung gusto nilang ipatupad. Una, yung judicial system ng Philippines is far from the ideal na judicial system na kaya gusto nilang ipatupad yung death penalty. Una, hindi lahat ng nakukulong at nasasakdal ay hindi sigurado na sila talaga yung nagkasala. Also, hindi naniniwala ako na hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang mali. Pangalawa,
yung paghahanap ng evidence and proofs are not 100% accurate na totoo talaga yon. Pangalawa, I would like to contradict yung sinabi niya na bumaba daw yung percentage ng crime rate dito sa Philippines. Sabi, base sa research ko, sabi ni Senator Joker Arroyo, walang ebidensya na pinababa ang crime rate ng Pilipinas dahil sa pagpapatupad ng capital punishment or death penalty. So, contradict yung na-research nyo dun sa na-research ko. And also, can you cite some issues or concerns na nagpatunay talaga na yung death penalty is necessary para dito sa Pilipinas. Yun okay. Lamang po. Thank you po din sa tanong. Yung first, yung premise ng unang tanong ay yung tungkol sa din sa binanggit mo kanina na hindi pwedeng pa, hindi matutumbasan ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Una, ang wrong notions natin dyan, kapag sinabing pagpatay, mali agad. Pero nasa batas nga eh. Pag naipatupad yung batas ng death penalty, kahit mali yung pagpatay, pero dahil nasa kautosan siya, mandated siya, hindi po yun i-consider as killing, kundi punishment. Pangalawa po, din sa sinabi nyo kanina na maglahad ng datos na kung saan ipinapakitang bumababa ang krimen. Dito na lang sa Pilipinas, katulad nung sinait ko kanina, sa Commission on Commission on Human Rights. So, noong taong 1990 hanggang 1991, dito po si President Cory Aquino tinanggal po yung pinatupad ni Marcos na death penalty. Kasi po, nakita niya na hindi nga malaya yung mga tao, pero tumaas yung crime rate dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, tumaas hanggang 665. And then, nung nakita ni Fidel B. Ramos na dapat ibalik ang death penalty dahil tumataas ang kaso ng krimen, ibinalik niya. Anong resulta? 195. Hindi pa ba yan sapat? At nung tinanggal ni Gloria, 2005 to 2006, tumaas ulit ang krimen, umabot hanggang 443 to 446. Time. Oh, ano yun? May gusto ko bang sabihin? Wala na. Okay na? Okay na. Sino ba ang gusto magtanong? Ito, si Kuya. Hi. Ano pong pangalan nila, Kuya? Mark Anthony po. Mark Anthony. Anong course si Mark Anthony? Masko! Masko! At taas eh. Nagulat ako. Anong pangalan mo? Mark Anthony po. Anong course mo? Masko! Oh, okay, si Kuya. So, anong masasabi mo sa ating issue for today? Suggestion ko lang sa panik po ako dun sa pro death penalty kasi halimbawa na lang okay. Po sa mga yung mic at halimbawa sorry dito tayo. Nagsasayawan na kayo diyan ha. Yung halimbawa na lang sa mga Pilipinong napapatay sa ibang bansa katulad na lang ni Mary Jane Velosa, 'di ba? Pero di naman siya namatay na siya. So 'di ba sa ibang bansa once na nakagawa ng kasalanan yung kapwa nila o sa ibang bansa, 'di ba? Nagkakaroon agad sila ng death penalty kasi ayaw nilang na maulit pa yung mga ganong case sa bansa nila. So, ganun din sa Pilipinas. So, dapat na ibalik yung death penalty kasi unfair naman sa bansa natin na yung mga Pinoy pinapatay sa ibang bansa samantalang yung mga foreigner na pumupunta dito sa atin na hindi naman napamatay. So, ang tendency kasi, maraming mga foreigner na pumupunta sa Pilipinas para magtambay, para magdroga, magshabu, magmariwana, magchongke, ganun. Diba? So, So, kailangan talaga yung death penalty para mabawasan yung kriminalidad kriminalidad dito sa bansa, 'di ba? Tama naman, 'di ba? Oo. Okay, gusto ko lang i-answer yung question ni Kuya. Sige, Kuya. Yung question ni Kuya. And sabihin natin bago mapasa yung death penalty sa kanila, yung law enforcement muna yung pinaigting. So, kung may pinaigting mo ni law enforcement, ibig sabihin, death penalty second. Since sa Philippines is a third world country and yung judiciary din natin is third world, sa palagay ko, wala tayong kakayahan sa ngayon na ipatupad ang death penalty dahil hindi pa ganun ka... Alam nyo yun, yung katigas yung batas natin, simpleng sa MMDA lang nga sa kalsada, di ba? Yung madaming ang lumalabag sa mga traffic rules, what if pa kaya kung death penalty na? Yun lang. Another thing, yung sinabi niya na unfair, so tingin ko,
Hindi eh. Kasi ang bansang Pilipinas, mahirap tayo. Aminin natin yan. Based on American Bar Association, nagbigay sila ng mga standards sa pagbibigay ng tamang justice doon sa merong death penalty case. So unang-una, dapat merong experienced lawyer. Pangalawa, dapat merong private investigator. Pangatlo, dapat merong mitigation officer or specialist. Tapos bukod dito, kailangan sagot din ng pamahalaan ang lahat ng travel expenses. Bukod pa ang lahat ng evidence testing at lahat ng kailangan ng abogado. Ngayon, kung ganun yung mangyayari, yung bansang Pilipinas, hindi natin kakayanin yon. Ngayon, kung magpapapatay tayo, halimbawa, isa kada isang buwan, 1 million ang aabutin. Bakit yung isang million na yon, ibigay na lang natin sa mga may hirap, pagawan natin sila ng eskwelahan, bigyan natin sila ng mga trabaho, nang sa gayon, bumuti ang kanilang buhay. Alam mo ang ginagawa ng mga mayayamang country na walang death penalty, yung pera ginagamit nila para bumuhay ng tao at para hindi pumatay ng tao. Thank you. Thank you, debaters. Alam nyo, Jules and Heza, no? Hindi lang mga taga-PL Marang gustong mag-comment sa ating issue for the day. Meron din tayo mga comments na nanggaling sa ating social media. Ito naman, galing kay Ses Molinas, ang ayon ako na ibalik ang death penalty dahil sa mga lumalalang krimen sa ating bansa. Nararapat nang bigyan ng tamang aksyon ng ating pamahalaan ang mga ganitong pangyayari. Ayon naman kay Sophie Panganiban, noong panahon na may death penalty pa ang Pilipinas, maayos at may takot sa batas ang mga Pilipino. Pero noong nagkaroon na ng sobrang kalayaan, na abuso naman ito at hindi na ginagalang ang batas ng bansa. Patuloy lang po kayo magpadala ninyong mga komento sa ating social media account. Kaya magbabalik pa rin ang number one debate show ng bayan nito, ang Schoolmates! Welcome back, and you are still watching Schoolmates. Okay, no, JP Heza. Grabe same as last week. Sobrang galing ng debaters ng PLMAR. Grabe yung energy nila. Ay, palakpakan nyo PLMAR. Gagaling nyo dito. Okay, so at this point, since narinig na natin lahat ng mga punto nila hinggil nga sa death penalty, marinig na natin yung kanilang final statement for now. Kaya naman, para sa pro-death penalty, go ahead, Evelyn. Muli, kasama ng aking mga kasama, kami naninindigan na dapat ibalik ang death penalty para maibalik yung deterrence o yung takot ng mamamayan sa paggawa ng mali dahil takot sila sa batas. Dapat din natin ibalik yun upang mapigilan ang drug cartel na dumadaan sa Pilipinas mula sa Latin America. At saka dapat din natin yun ibalik kasi yung mga nasa taas ng mga gobyerno, para matakot din sila sa mismong batas na sila ang umaakda. Kailangan na natin kumilos, kailangan na natin ng pagbabago. Hindi na tayo pwedeng bumase sa relihiyon, hindi na tayo pwedeng bumase sa ibang bansa. Kailangan na natin bumase sa sarili nating bansa, kung ano nga ba talaga ang kailangan natin. So sinasabi nyo, ang poverty, ang kahirapan, ang dahilan ng mataas na kriminalidad, mali. Ang problema sa atin is hindi tayo natatakot. Kailangan na natin ibalik ang takot sa batas at pagkakapantay-pantay. Hindi kami pro-life, pero pro-lives. Mas gusto namin ang buhay ng nakararami kesa sa karapatan ng nag-iisang tao. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, thank you very much. Now it's time to hear kay Paul. Go ahead. Again, as part of our group, and yung stand pa rin namin is against death penalty. I would like to may sasabihin lang ako. Hindi lahat ng tao will be given a chance to live according to their own. Sometimes they live hindi nila ginusto. Feeling ko naman yung mga ibang criminal hindi nila ginugusto na masangkot sa mga bagay na yun. Pero sinasabi nga namin, pag kumakalam na yung tiyan mo at wala ka na maisip kung saan ka pupunta, is kakapit ka na sa patalim. And there's forgiveness. In everything that we do, there's forgiveness. At siguro, oo, magandang i-implement, pero
napaka-idealistic naman na hindi lahat ng tao is makakaintindi ng mga ganong bagay. And hindi lahat ng tao is penalized for death penalty. We stand for life. We don't against death penalty. Alright, thank you po. Thank you so much, Paul. Okay. Okay, sa atin naman, Mako, sa'yo, tita. Okay, for me naman, kasi diba, naging topic na natin before, pro-capital punishment, which is death penalty. And I'm saying this kasi medyo masyadong harsh nga, but if you think about it, as they said kanina, it's due process. Hindi naman sila namamatay for no reason, diba? And we should also think that no one is above the law. So, kung very heinous na talaga yung crime that he committed, then there should be a punishment that goes with it. Diba? Yes. Alright, ikaw naman, JV. Ako naman, siguro, this time, papabor ako dito sa death penalty. Kasi, para sa akin, ang death penalty, tulad nga ng sinabi ng ating ating debater na hindi naman tayo papatay ng basta-basta eh. I-implement yung death penalty kapag yung sobrang kahindik-hindik na yung krimen na kanilang ginawa. At saka, kailangan na rin natin ng, kumbaga, ng takot. Kasi ang mga kriminal ngayon sa ating bansa, nakakalungkot man, pero para silang nanganganak. Kasi kawawa naman ang ating turismo dito sa Pilipinas. Diba? Natatakot yung mga taga-ibang bansa, yung mga foreigner na pumunta sa ating bansa. Dahil nga sa mga krimen na nangyaring ganyan. Yun lang naman aking opinion. Ikaw naman, Jules. Ano man, Jules? Okay. Ang point ko dito, well, gaya ng sinabi ni Esa, this is the second time na pinag-usapan natin to dito sa schoolmates. Last time was high school students, kayo naman perspectives from college students. And I still remain my stand that I am against death penalty. Why? Number one, I'd like to say that I'm also pro-life, and actually pro-lives. And I also believe in the separation of church and state. Kaya naman hindi ako gagamit ng mga provision or mga religion card dito. Gagamit ako ng reason. Number one, let's go back to poverty. That's true. That is the reason kung bakit walang alam yung ibang mga tao. Sinasabi nila na hindi takot yung mga tao. Yun daw yung reason kasi hindi takot. Hindi sila takot dahil hindi nila alam kung ano ba yung bawal at mali. Kaya ang pinakapunog-dulo pa rin poverty kasi hindi sila nabigyan ng karapatang edukasyon. Hindi sila nagkakaroon ng trabaho kaya sila nagnanakaw. Number two, let's go to the judicial system. Hindi pa rin ganun kaayos ang judicial system natin. Maraming mga mahihirap ang nabibigyan ng kaparusahan dahil hindi sila nabibigyan ng mga free lawyers kaya hindi nila napoprotektahan yung mga sarili nila. Number three, enforcement. Sabi nga ng ating queen, Miss Universe, Pia Wurtzbach, sinabi niya lang to recently na siya ay against death penalty. Dahil ang mga Pilipino hindi takot sa kamatayan, takot sila mahuli. Okay? Takot sila mahuli. Pero hanggang ngayon, kung yung mga enforcement natin, yung mga officials natin, kung sila mismo ay nangaabuso, tingin ko hindi pa rin panahon para magkaroon ng death penalty. And lastly, let's go back to Mary Jane Veloso. Siya yung OFW na nasa Indonesia. Lahat tayo, kung hindi man lahat, karamihan sa atin nag-go against death penalty kasi gusto natin siya ma-save. And now what we are doing, nag-change tayo, nagpapalit tayo ng sides. So let's be consistent with our stand. So I am pro-life and I am against death penalty. So that's my side. Hi, thank you, Joe. Of course, we are not saying na kung ano ba yung tama at mali dito. Kasi dito sa schoolmates, we are giving everyone the choice. A chance. Freedom. Yes. You decide kung ano ba talagang gusto niya. Okay, so thank you so much to PL Mar. Maraming salamat sa inyo, guys. Yes. Sobrang sayang experience ko sa PL Mar. Since last week, diba, sobrang gagaling ng sobrang mga debaters. Sobrang energetic. Hanggang ngayon, energetic pa rin. Yes. So thank you so much po sa mga faculty and staff and of course sa mga debaters. And we'd like to thank my Nilad for our water and thank you to Albert Mutok for my hair and Jewels for my clothes. And thank you Ipan Girl for my outfit and KP Mendez for our hair and makeup. Thank the you, fabulous KP Mendez. Ako syempre gusto ko rin magpasalamat kay KP Mendez for my hair and makeup, ALA and Skin Aesthetic Center for my skincare, Sir Mo of Magic Potion for my supplements. Maraming salamat po. And don't forget to like our Facebook Schoolmates page. Ayan, guys. And follow us on Twitter at Schoolmates. Yes, okay. So ating tandaan sa bawat usapin sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tinig mo! Thank you, PLR!